What's up mga kaibigan at maligayang pagdating sa video na ito. Ako po si Kuya K ang maghatid sa inyo ng isang kwentong kaalaman tungkol sa mga kakaibang bagay na misteryosong natagpuan sa nagyiyelong kapaligiran. Ang isang nagyiyelong lugar ay kilala na maraming mga lihim ang nakatago sa ibaba nito. Sa patuloy na pagtaas ng temperatura ng mundo na tinatawag na global warming, ay may natuklasan na mga kakaiba at misteryosong bagay. Ang ilan sa natuklasan ay mabuti at ang ilan naman ay masama at nakamamatay. Karamihan sa mga pagtuklas na ito ay maaaring saklaw mula sa mga katawan ng mga kakaibang hayop na hindi makikita sa panahong ito, sa mga higanting butas sa lupa na pwedeng tatapos ng ating mundo, at sa mga sinaunang nakamamatay na sakit na pwedeng mabuhay muli sa panahon ngayon o sa mga darating pa na panahon. Panguna, Batang Mamot. Ang batang mamot na ito ay tinatawag nila na Liuba. Sinasabi ng mga mananaliksik na naglibot sa lupa si Liuba noong buhay pa kasama ang iba pa, at siya ay 41,800 taong gulang na at nabuhay lamang ng 30 o 35 araw bago namatay at nalibing sa yelo. Ang katawan ay natuklasan noong 2007 bilang aksidente lamang ng isang mga ngaso ng reindeer na si Yuri Cody nang sila ay nasa labas ng isang nagyiyelong peninsula ng Russia. Sa pagkahanap ng mga labi, ay alam ng mga ngaso na ito ay isang kahangahangang natuklasan at nagpasya na humingi ng tulong mula sa isang kaibigan. At iminungkahi ng kaibigan ng mga ngaso na makipag-ugnayan sa isang direktor ng museo para sa karagdagang pagsisiyasat sa mga labi. Pinangungunahan ng mga ngaso ang mga dalubhasa pabalik sa kung saan niya natagpuan ang katawan. Ngunit pagdating nila sa lugar ay nawala ang katawan ni Liuba. Kalaunan ay napag-alaman na ang pinsan ng mga ngaso ay nagpasyang ibinta ang mga labi upang kumita ng pera. Natagpuan ng mga eksperto ang pinsan ng mga ngaso at ang pinagbintahan nito. At ayon sa mga siyentipiko, ang mamot na ito ang may pinakamaayos na pagkapreserba sa lahat ng mamot na natuklasan. Ang balat ng mamot, ang katawan at kahit na ang mga mata ay nanatili pa rin buo. Pangalawa, ang nakamamatay na sakit ay muling magbabalik. Ang Siberia ay kilala na nakararami na inililibing nito sa ilalim ng yelo ang mga masasamang kondisyon, gaya ng mga katawan ng tao na may kasamang sakit. Marami sa mga katawan na inililibing dito ay may mga malubhang sakit o nakakahawang sakit upang ito ay hindi na kumalat. Dahil sa malamig na klima, pinapanatili nito ang mga katawan na nasa mabuting kondisyon at kahit na ang mga sakit ay nanatili pa rin sa taong inilibing. Noong 1890s, nagkaroon ng pangunahing epidemya ng smallpox sa Siberia. Isang bayan ang nawalan ng hanggang sa 40% ng populasyon nito. Ang kanilang mga katawan ay inilibing sa ilalim ng yelo o permafrost sa tabi ng Kolyma River. Pagkalipas ng 120 taon, ang permafrost ay mabilis na natutunaw dahil sa mabilisang climate change. Isang bangkay ang natagpuan sa isang ilog ng Siberia at dinala ito sa isang malapit na quarantine hospital. Sa kabutihang palad, ang mga mananaliksik ay gumawa ng wastong pag-iingat upang ang sakit na smallpox ay hindi kumalat. Maraming mga tao na malapit sa lugar ng Siberia ay may takot sa dating nakamamatay na sakit na baka muli itong bumalik sa pagdating ng panahon. Pangatlo, isang 100 taong nagyiyelo na larawan. Mahigit isang siglo na ang nakalipas simula nang naganap ang Darose Party Tragedy taong 1915 na pinangungunahan ng isang manlalakbay na si Ernest Shackleton. Kasama ng kanyang mga tauhan na nakaligtas, ay pinanood na lamang ang kanilang barko na lumubog sa ilalim ng yelo ng Antarctica. Pagkatapos na makulong sa loob ng higit 1 taon, ngunit sa paglubog ng kanilang barko,
si Frank Hurley na isang expedition photographer ay nagawang may dokumento at isinulat ang kanilang pang-araw-araw na pagsisikap para mabuhay. Ang mga negatibo na galing sa kuha ng kanyang kamera ay lalong nagpabigat sa kanila kaya pinili lang niya ang kanyang dinala. At ang iba dito ay iniwan at nabalutan na ng yelo. Taong 2013, may isang pangkat ng mga conservationist ang muling nagtayo ng mga tent sa Arctic at nakita ang isang bloke ng yelo na may lamang mga negatibo. Taong 2015, sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga litrato ni Hurley ay na-digitize at naibalik mula sa original na mga plates at negatibo at ipinapakita sa Royal Geographical Society sa London. Mayroon itong mahigit na 90 images na na-recover. Si Frank Hurley ay nakagawa ng isang kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang kamera. Bago natin ipagpatuloy ang video ay shoutout muna sa mga maagang nagkomento sa last video. Shoutout kina Jeremy Huntila, Kasil Anuhan, DC Aquino, Jeremy Kiruga at Leonila Laniba. Pang-apat, perpektong napreserba ang dalaga. Isa ang dalagang ito sa tatlong mga batang Incan na sinakripisyo 500 taon na ang nakakaraan. At ang huling sandali sa kanilang buhay ay isiniwalat ng mga mananaliksik na sila ay regular na binibigyan ng droga na kukin at alkohol sa kanilang huling buwan upang gawing silang masumunod sa ritual. Na sa huli ay ito ang pumatay sa kanila. Ang mami na ito ay natuklasan noong 1999 at natagpuan sa 22,110 feet above sea level sa gilid ng isang bulkang Lulaylaco na makikita sa Argentina. Ang mga arkeologo ay nagsasabing na preserba siya ng maayos dahil may nakita pang kuto sa kanyang buhok. Ang mga mananaliksik at mga doktor na sumori sa kanya ay lehitimong ipinapalagay nito na isinakripisyo siya ng kanyang mga angkan sa bulkan dahil sa maraming karamdaman nito tulad ng tuberculosis. Panglima, sinaunang virus nakita sa isang bloke ng yelo. Ang global warming ay isang pinomena na nagiging sanhi ng pagkatunaw ng mga yelo. Ang pagkatunaw ng mga yelo na ito ay naglilikha ng higit pang mga panganib kaysa sa inakala natin. Dahil sa pagkatunaw ng mga yelo ay may mga virus na nakikita, mga sinaunang virus. Ilang taon ang nakakaraan, may natuklasan na virus sa tundra ng Siberia na tinatawag nilang giant virus. Ang pangalan ng virus na ito ay Phytovirus Sibericum na nakakapikto sa amoebas. At ito ay sinasabing higit sa 30,000 taong gulang na. Ang virus na ito ay hindi ganun kadelikado, pero nagdudulot pa rin ng sakit. Gayunpaman, ang masamang balita ay hindi lang ito ang kauna-unahang sinaunang virus na nadiskubre na inilibing sa yelo. Ito ay pang-apat na simula noong 2003, pero lahat ng iyon ay hindi ganoon kadelikado. Ngunit, maaring hindi ito ang huli at baka may mga virus pa na natutulog at nag-aantay lang na tunawin ang kanilang tirahan ng mainit na klima ng panahon. At ang masama nito ay baka ang susunod na magigising ay ang virus na nakamamatay. O kaya virus na nakapagtotoo sa mga pelikula lang natin makikita na maging zombie na ang infected na mga tao. Pang-anim, nagyeyelong craters na pwedeng tumapos sa mundo. Ayon kay Dr. Gideon Henderson, isang professor ng Earth Sciences sa University of Oxford, ang huling oras na nakita namin ang isang permafrost na natutunaw ay 130,000 years na ang nakakalipas. Ito ay isang natural na pinomena dahil sa mga pagbabago sa orbit ng mundo. At dahil sa sobrang bilis ng global warming, na ang katumbas ng 130,000 years na pagkatunaw ng mga permafrost ay nangyayari lamang sa loob ng isang siglo o 100 years. Sa hilagang Siberia, ang pagtaas ng temperatura ay nagdudulot ng pagtuklas ng isang higanting craters. Ang isang crater sa Siberia ay kilala bilang isa sa pinakamalaking crater sa buong mundo. Ang mga manggagawa ng langis ang unang nakapansin sa higanting butas sa lupa habang nasa himpapawid ng Siberia. At agad iniulat ang kanilang natuklasan. Ang mga siyentipiko ay hindi matukoy kung gaano kalalim ang crater na ito. Sinabi nitong umabot sa higit 200 talampakan ang diameter ng crater.
Inulat ng mga siyentipiko ng Russia na nakakita sila ng mataas na antas ng metil sa kalapit na lugar. Naglalaman ito ng halos 10 beses ang halaga ng metil kaysa sa isang regular na lugar at maaaring magsanhi ng isang napakalaking pagsabog sa darating na panahon. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan ang part 1 ng kwentong kaalaman na ito. At ilagay ko lang sa description box o sa itaas ang part 2 kapag na-upload na. Kaya kung gusto mo ang ganitong ori ng video, i-click lang ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kung may bago kaming upload. Maraming salamat kaibigan.